have a brighter future for each and every one of us. Thank you. Nagpasalamat kasi siya kay Mayor. Hi guys, and welcome back to our channel. My name is Janine. I'm Nani. Ayan, so for today's vlog, papanoorin natin ang final Q&A ng top 5 for Miss Hingoog. The spelling is G-I-N-G-O-O-G. But you will pronounce the G as H. Say Hingoog. Hingoog. Yes, not Gingoog, okay. But Hingoog. So, where is Hingoog? Hingoog City is the city in Misamis Oriental. Dati-dati, pag Pasko, sila talaga yung Christmas symbol capital of the Philippines. Mm-hmm. Alam mo yon? Meron silang Christmas village. Bongga talaga doon, dai. Like, yung talagang inabangan parang ko. Parang Disneyland sa Philippines, no? Na, yun kasi pinapanood ko before na mas malakas kasi sa amin signal ng ABS-CBN CDO sa amin kaysa ABS-CBN Davao. Okay. So, napapanood ko yung Tsada, Cagayan, ganyan. Tapos yung Hingoog, that's why I'm familiar with that place. Okay. And I think taga doon si Ate March. So, I think I can't wait to see the performances of the girls. Not the performance, dear, but the final answer, the final question only. So, yeah. Without any further ado. Let's watch this. So, ang una natin papanoorin ay ang naging final question and answer ng winner. That's Verge UTC Torsino. Ang hirap naman ang pangalan. What unique qualities of Hingoog City do you believe should be shared with the rest of the country and the world? Diba, parang galit si Cindy Obenita. Si Cindy Obenita ba yan? Pinarepeat kasi yung question sa kanya. Nagalit si Cindy. Charot. Kaya ko parang siya si Beauty Gonzalez ang salita. 40 seconds to answer. Hingoog City is one of the cities in Misamis Oriental who is very have the qualities of unity and collaboration. And these two qualities is the key of our development within our city that was instilled by Mayor Eric Cañosa. And this is something that I want the world to know for us to help them to also strive for excellence and be and have a better future for each and every one of us. Thank you. I mean, I felt like hindi siya yung best answer for that question. But then kasi si ate, siya yung ano ihakot award din, ng mga special award during the Missing World 2024. And nagpasalamat kasi siya kay Mayor. it's about yung collaboration and something yung nabanggit niya. Which is, nasagot naman niya. Kasi yung question naman is ano yung parang trait or ng Hingoog na parang gusto mong makilala siya sa Philippines or sa world. Sa akin naman, siguro dahil tuloy-tuloy yung thought niya eh. Nung binuka niya yung bibig niya, yung gusto niyang sabihin dire-diretso dun sa thought niya hanggang sa merong ending na maayos-ayos naman. And it's very interesting na unity and collaboration yung nasabi niya, which is hindi naman siya ganun ka-common na kung kapag tinanong mo ang isang lugar kung anong ano, minsan yung beauty ng place, yung tourism, tao, yung hospitality, tao, diba, mga ganun. Ayun lang, so siguro dun may catchy thing doon sa unity and collaboration, I think. What unique ginagalit na naman nila si Cindy. Ayaw ko na ganyan. Charot. Qualities of Hingoog City do you believe should be shared with the rest of the country and the rest of the world? Thank you so much. By the way, ito yung sagot ng kanilang first runner-up na si Kaylee Jane Nambatak. Karaming pangalan. I believe pangalan one very international. That a missing Hingoog woman or man should possess is a quality of resilience. Why? Because as Hingoog nun, we always embody this kind of ethnic where we are generous enough to be a helping hand, a crying shoulder, and a shed of light to all those people. And I believe that with the help or together, we cannot just make Hingoog nun known for Misamis Oriental, but in the whole world and represent it to the universe. And I can say we can do this if we embody Mayor Eric Cañosa's slogan, together we can unite and EGC excel Hingoog City! Oh, feeling ko talaga, first runner-up din siya kasi nabanggit na naman niya si Mayor.
Kailangan pala talaga, ano ba yan? Pero makakita mo doon na ang goal ni ate makapasok sa Miss World tsaka Miss Universe. Oo. Kasi nabagit na yung world tsaka universe eh. Pero medyo ano, gasgas na kasi yung resilient na word. So I don't really, I'm not really a fan of that word anymore na iba naman, parang ganun. Oo. At saka, yun nga, yung resilience kasi parang magiging resilient ka na lang ba all the way na parang kumaga-embrace mo lang yung paghihira, poverty, yung mga problems or whatsoever, or you will do something. Or you will educate yourself, work hard to be able to attain a certain degree or certain rank. Parang ganun. Na solution ng kailangan. So ito, ang papanorin natin next is ang sagot ni second runner-up, Fatima Alexis Noble. I think ito yung pinakagusto kong sagot. What unique qualities of Himoog City do you believe should be shared with the rest of the country and the world? Himoog is a home to a rich cultural heritage, traditions, and true beauty. It fosters agriculture and tourism, but one thing that Himoog really stands out is panaghiusa and how the Himoognos thrive and support each other just so that our city could excel, because we Himoognos are eager to showcase to the Misamisnon and to the Philippines that Himoog City is not just a city of pure nature and good luck, but Himoog City is a city of excellence. Thank you. Like, ano yung sagot niyang panaghiusa? Alam mo ba kung anong translation nun? Unity. Ah, parang pagkakaisa. Oo. Pagkakaisa. Ako kasi, nakita ko doon na grabe yung emotion niya. Oo, yung passion niya talaga. So, kaya, yun yung parang, ano yung pangalan? Yun yung gusto ko kay, ano, kay Fatima. Like, para sa akin na, tsaka hindi niya binanggit si Mayor, in fairness. Baka kaya. Kasi yun. Pero para sa akin, gusto ko yung sagot ng Fatima, in fairness sa kanya. And yung reason kaya siya may mga certain pauses, ang nakikita ko doon is ganun siya ka emotional. Ganun niya kinukuha from the inside yung sagot niya. Ang lalim yung pinagugutan niyang yun. Na yun, nakita ko yung sincerity din sa sagot. Yung tipong sobrang passionate ka sa sinasabi mo na nanginginig ka na, parang nag-growl na rin yung boses. Parang yun yung nakikita natin sa kanya, eh, ganun siya, ka-passionate talaga niya, ka-love yung city nila. And pure yung sagot niya, like, na-mention yung cultural heritage. Actually, nakakapanindig balahibo. So yan, at papanorin natin next is ang kanilang third runner-up na si Anne Marie. What unique qualities of Himoog City do you believe should be shared with the rest of the country and the world? Thank you so much for that excellent question, Ms. Venus. Another personality. Himoog City is known as one of the most progressive municipalities in Misamis Oriental, also in the Philippines. But I think what makes Himoog City the best, one of the best municipalities, is its genuine people. I think being genuine should be shared with everyone, not only for the improvement of oneself, but to be able to inspire other people as well. As an ate of my fellow candidates and four younger siblings, I advocate for mental health awareness for children, especially children, because I have seen how mental health affects the children and the parents and everyone around us. I think the people of Himoog City is genuine. And I think that everything should be done with a genuine heart. Because I believe that improvement begins with I, and 1,000 begins with one. Thank you. Ano masasabi mo doon? Ang gulo. Medyo ano kasi, nag-gear away siya dun sa question nung pinasok niya na yung advocacy niya. Tsaka, if you say genuinity, genuinity, medyo vague siya kasi as a concept. Paano ba yun? Marami siyang scope. Marami siyang scope. Be specific, ganon.
For me, yung pinaka ano doon, pinaka nag-ex agad kay ate was referring Himuog as municipality. Mm-hmm. In the first place, hindi siya municipality. City siya. So hindi ko alam na technical na siya doon. Saan siya, baka hindi siya lumaki sa Himuog. Or baka nag-aaral siya somewhere. Pero it was, you know, it was very wrong to address your place as, like for example, sasali ka sa pageant sa Alaminos City. Mm-hmm. Tapos paano pag sinabi mong municipality of Alaminos, ex ka na agad kasi nandun si Mayor. Diba? What unique qualities of Himuog City do you believe should be shared with the rest of the country and the world? Hi, good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be questioned like that. I believe it is none other than preserving our indigenous community, especially our Manubo and Higaunon tribe, in which we highlight their cultural heritage, rich in natural resources, and also how warm and hospitable people they are. And also, yes, we use the social media platform to know that this Himuog City is rich, that we are united as one amidst our differences. That's all maayong gabi. Ayun, for me, yung fourth runner-up, I like the concept nung sagot niya. Pero ginawa niya lang kasing ano, yung pagkain sa summer. Ginawa niya halo-halo. Kasi yung fourth runner-up, that's Unseen Marie Barrientos. Mm-hmm. Kasi yung sabi niya na cultural heritage, tapos yung resource, natural resource. Parang cultural heritage, natural resource. Yung basta na-jumble-jumble niya. Kung siguro mas naayos pa yung pagka-deliver ng sagot niya. Pero kung ako, iintindihin ko ng ano, maganda yung sagot niya. It's just that magulo lang yung pagka-construct. And then siguro, kaya make sense din yung placement nila na... Tsaka yung third runner-up, tsaka fourth runner-up, hindi rin talaga nagpasalamat kay Mayor. Ayun lang. So next year, alam nyo na... Hindi ganun talaga. Ano yan? Factor yan. Pag sa mga regional pageant. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Hindi, what I mean is, kung ako papipiliin, yung ano talaga, second runner-up, yung pinakagusto kong sagot, ikaw. Sige, doon na nga. Pero, what I mean is, yun yung gusto natin. Pero kasi, yung nanalo, in the first place, hakot special award na siya that time. Siguro, favorite siya to win the title. Yun nga yung sabi natin na at the end of the day, kahit gano'ng kaganda yung sagot mo sa final Q&A, kahit sinabi nila na back to zero, huwag kang maniniwala doon. Kasi malaki pa rin yung bearing ng overall performance. So, to all the ladies out there na, you know, gustong pumasok sa pageantry, talagang, once na pumasok ka, from day one, even from the registration or yung pag-send mo pa lang ang application mo, do your best na. Iba din yung mga girls na planado. Thank you so much at sinamahan nyo naman kayo sa nagdaang reaction. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe. Hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next uploads. And guys, thank you so much for watching this video. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming. So keep watching us. See you in the next video. Bye!